Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kasama po si Bradley sa Sabang ng araw ng Lunes, August 1, 2016. Ang bilis po ng araw, mga kababayan. Pero mabilis din ang trapiko. Nahuli tayo dyan sa Mission Boulevard, mga kababayan, ng gapang na traffic. Maganda at masayang buhay-buhay, Metro Manila, Metro Cebu, Metro Davao. Sa lahat po na nakikinig sa Radyo Inquirer 990 sa inyong AM bands, sa buong mundo na nanonood at nakikinig po sa ating streaming media, sa ating mga websites, inquirer.net, at sa ating news site na radyo.inquirer.net. Ganun din sa nanonood po sa Facebook Live, sa streaming media po, mga babayan, tayo napapanood sa Facebook Live. I-like lang po ang Inquirer 990 TV. At ganun din sa inyong mga mobile application, ha? Sa inyong mobile app na Radyo Inquirer. Ako, maski sana ako nandun, nakabukas po yung ating mobile app. Napapanood po natin ating broadcast sa cellphone. Basta libre yung wifi. At tayo po yung nasa television na rin, sa digital television ng Beam. Tayo po yung nasa channel 18 sa mga digiboxes po ng ABS-CBN Plus. Ganun din sa ilang generic boxes like RCA at saka Godon. At malapit na tayo mamigay ng mga digiboxes din, ha. Ang tatak ay Magnatech. Arlene De La Cruz, Jake Madarazo, Banner Story. Banner Story. Kami po ang Radyo Inquirer 990, himpilan ng balansing pagbabalita, walang takot na pamamahayag. We are a nation of inquirers. Ako po si Jake Madarazo. At mamaya makasama natin si Miss Arlene De La Cruz sa sigurado na traffic din. Bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa, ito po inyong programang Banner Story. Arlene De La Cruz, Jake Madarazo, Banner Story. Banner Story. Banner Story. Banner Story. At narito na po mga headlines, mga kababayan. Sa mga oras na ito mula sa Radyo Inquirer Information Center, Information News Center. Ganun din sa Radyo Inquirer News Desk sa panulat po ni Ms. Donabel Dominguez Cargulio. Banner Story. Banner Story. Ang headlines, Bagyong Karina, lumakas pa. Banner Story. Banner Story. Sa latest weather bulletin ng PAGASA, huling namata ng bagyo sa 145 kilometers north-northwest ng Lawag City. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 105 kilometers bawat oras at pagbugso na abot naman sa 135 kilometers bawat oras. Nakataas pa rin ang public storm signal number 2 sa Ilocos Norte, Apayao, Abra, northern part ng Cagayan at Cambabuyan Group of Islands. Habang signal number 1 naman sa Ilocos Sur, Batanes, Group of Islands, na labing bahagi ng Cagayan, Isabela, Kalinga, Mountain Province, Benguet, Ifugao, La Union at Pangasinan. Banner Story. Banner Story. May rollback sa presyo ng LPG ngayong araw na ito. Liquefied petroleum gas. Nagpatupad ng rollback sa presyo ng LPG ang Petron, epektibo alas 12:01 ng madaling araw kanina. Sa abisa ng Petron, 70 centavos ang mababawa sa bawat kilo ng 11 kilogram cylinder na gasol. At Fiesta Gas, may bawas din ng 40 centavos sa bawat litro ng kanilang auto LPG. Samantalang ngayong alas 6 ng umaga, nagpatupad ng 82 centavos na bawas sa kada kilo ng LPG ang kumpanyang Soleil. Abay, malaking bagay po ito kung 7 pesos ang 70 centavos. So, ibig sabihin yan, 7.70 mawawala sa presyo po ng Petron. At ganun din naman, sa bawat kilo naman sa Soleil, 82. Malaki-laki rin yun, ha? 82 times 11, 8 pesos din. Arlene De La Cruz, Jake Madarazo, Banner Story. Kung nag-rollback po ang presyo ng LPG ngayong araw, may rollback din ang produktong petrolyo bukas. Halos pisong rollback sa presyo ng gasolina at diesel ang aasahan bukas sa pagtaya. Nasa 85 hanggang 95 centavos ang mababawas sa bawat litro ng diesel. Malaki, ha? 70 hanggang 80 centavos naman ang bawas sa bawat litro ng gasolina at 90 centavos hanggang piso
ang inasang ibabawas sa bawat litro ng kerosene. Banner Story. Banner Story. 911 at 8888. Apat na 8 po. 911 at saka apat na 8 hotlines ng pamahalaan. Aktibo na. Banner Story. Banner. Simula hating gabi kanina, maaari nang matawagan ng 911 at 8888 emergency hotlines ng pamahalaan. Pangako naman ng DLG na sa susunod na mga araw ay magiging libre ng tawag sa dalawang numero. Nakatakdaan niya maglabas ng executive order ng ahensya para iutos sa mga telcos na gawing libre ang tawag sa dalawang emergency number. Banner Story. Banner Story. Yan po mga kababayan, ang ating mga headlines mula po sa Radyo Inquirer News Desk sa News and Information Center natin sa panulat po ni Ms. Donabel Dominguez Cargulio. Arlene De La Cruz, Jake Madarazo, Banner Story. Banner Story. Bayan ng tatanong, mamamayang nag-uusisa. Radyo Inquirer 990. Samantala mga kababayan, narito naman po ang ating mga headlines mula sa data screen ng ating broadcast sa mobile app, sa Facebook Live, ganun din po sa ating digital television. Ito po mga bagong-bagong balita sa France. Naalala niyo ba yung pumatay ng isang, ginilitan yung isang paring Katoliko dyan sa Normandy? Yung Muslim community roon, ayaw daw ilibing yung pong killer na si Adele Kirschler. Yan po, yung pumatay po na Muslim sa isang Catholic priest diyan sa Normandy, France, ayaw pong ilibing ng Muslim community. Arlene. Dahil daw nakakahiya sa kanila kung ito'y kanilang gagawin. Ito po, inabot tayo nito. Short tunnel accident. Nagkaroon po na aksidente dyan. Tapos meron naman isang truck malaki, napakahabang trailer truck, nasiraan. Diyos ko po, gapang ang traffic. Magmula po sa Campo Crame hanggang sa Misho Boulevard, eh talagang traffic. Samantala, ito, bago rin ho ito, itong ISIS. Nagpalabas na ho ng YouTube, 9 minutes na YouTube video na nawagan sa kanilang miyembro na magsagawa din ng ikangay pag-atake sa Russia. Sa Russia, yan ang sinasabi po. ISIS called on its members to carry out jihad in Russia in a 9-minute video today. Kanina ho, mag-alas 5 ng madaling araw, bali 1.5 hours po. Alauna 20 dyan po sa Afghanistan. Tayo po i-advance ng ano eh, ng halos 4 na oras at kalahati. Isang malaking pagsabog daw po naganap dyan sa capital Kabul. At nayanig daw ho yung buong capital at inaalam pa kung ano po ang pinsala. Breaking news po yan galing sa BBC News. Arlene De La Cruz, Jake Madarazo, Banner Story. Banner Story. Update sa Bagyos. Kanina po ito alas 5 na madaling araw. Ito yung hanggang alas 8. Ang sabi ng PAGASA, signal number 1 sa Ilocos Sur, La Union, Isabela, Benguet, Mountain Province, Pangasinan at Ifugao. Signal number 1 naman, sa signal number 1, Raul. Sa Ilocos Sur, La Union, Isabela, Benguet at Mountain Province, Pangasinan at Ifugao. Yan po ang 5 o'clock advisory po ng PAGASA hanggang alas 8 ng umaga. Anong susunod dyan, Raul? Ito po, ang sabi ho ng PAGASA kaninang 5 a.m., ito pong si Tropical Storm Karina ay nabanggit nga natin sa ating balita kanina. Siya po ay nasa karagatan na sa may harapan ng Ilocos Norte, dyan sa Lawag. Yan po ang location ng naturang bagyo sa mga oras na ito. Arlene De La Cruz, Jake Madarazo, Banner Story. 6:30 in the morning mga babayan, magbe-break muna tayo. Pagkatapos puntahan natin
ang radyo.inquirer.net. Magbabalik po ang banner story. Ako po si Jake Madarazo.